Hello mga tol. So kumusta? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. So papakita ko sa inyo ngayon mga tol, napakita ko na dati, napaliwanag ko na rin na yung wow against the light dun. Napakita ko na rin, napaliwanag ko na rin dun sa dating channel ko na ano no, yung X Delta. So ngayon, mapakita ko ngayon dito sa vlog ko na bago tol vlog. So yun mga tol ha, papakita ko sa inyo yung chariot at ididemo ko ulit sa inyo. So sana mayroon matutunan yung iba na hindi pa nakagamit ng chariot no. So yung mayroon naman, so sana panoorin nyo pa rin. So paano mga tol, papakita ko sa inyo. Mga tol yung chariot natin, brand new ha. Kaso hindi pa yung lumaandar kaya hindi ko ma-sound check sa inyo ha. Papaano ko lang ididemo ko sa inyo. So, ang speed meter natin, ayan. Ayan yung speed meter natin hanggang 160 kilometers yan, no? Ayan. Ito yung mga number niya. Mga cambio niya. 5 gear siya, no? Tapos ang ating ano, so 5 gear na siya. 5 gear siya, tapos mayroon siyang diatras. Ito ang kanyang makina na diatras. Itong maliit na to. So kahit maliit ito, so napaka-importante sa chariot na to. Ayan. So paggamit pala ng mas maayos nito, tol, para madepensahan natin na hindi agad masisira yung kanyang diatras, no? So, ang atras niya. Para hindi agad masira, no? So ganito yan, i-demo ko sa inyo kung paano gamitin ng mas maganda at hindi agad masira yung ating diatras, no? Sa diatras muna tayo. So ang paggamit ng diatras, kailangan muna natin ng pisilin natin yung kanyang clutch bago tayo tumapak ng gear niya. So ang gear niya na patras, ito yun, sa likod, no? Tapos, yung number 1 natin siya. Ayan. Nakakambyo na tayo ng number 1. First gear. Tapos daan-daan natin bitawan yung gas sabay nung throttle niya, no? So, pag daan-daan tayo, so andar na siya ng dahan-dahan, no? Hanggang sa mabitawan natin, no? Tsaka na tayo gumamit ng segunda or ayan, no? Segunda, ayan. Bago tayo gumamit ng segunda. At least, pag gamit natin ang segunda, bago rin natin tapakan yung segunda, so kailangan mo rin isilin ito. No? Para pag binitawan natin ay daan-daan siya. Ngayon kapag nag-change gear na tayo, kailangan mo pa rin siyang isilin. Pag back, no? Para hindi mapersa yung ating diatras. Tapos kapag ibabalik mo siya, sa kanyang natural na takbo, tatanggalin na natin yung diatras niya. Kailangan natin munang pisilin yung clutch bago natin tapakan yung first gear, yung diatras niya. Bago natin ibabalik sa normal, no? Kailangan din nakapisil ang clutch, no? Para hindi siya mapersa. Pero kapag naka ano ka, kung naka first, para kung naka first gear ka man, hindi siya lalakad na bigla. No? Hindi siya mabibigla yung ating diatras. Kasi ganito yan. Mga tol, paano ko. Kung sakali man, naka-atras ka. Naka-atras ka. Kasi kapag binalik mo yan, ginawa mong normal, kung naka, hindi ka nakahawak sa clutch niya, tapos nakagas ka, bigla mo siya tinapakan o pabalik, automatic yan yung gear niyan ay masisira yung ating diatras, no? Mapipersa siya kasi may cross joint siya, no? May cross joint. So kapag nakaano kasi to, yan, nakatapak yan, automatic yan, umiikot yan, gagalaw yan, no? So kailangan bago natin siyang ibalik, kailangan muna natin pisilin yung clutch, tapos sabay tapak, di ba? So yun, tapos na tayo sa may ano, atras. So yun yung gamit ng diatras. Tapos ang diatras natin, may gear oil siya mga tol.
Ang gear oil niya ay tinatapon din dito. No? Ayan. Ayan yung tapunan ng gear oil niya. Itong tornilyo na to na disc. Tapos dito siya pinapasukan ng gear oil. So ang tamang sukot ng gear oil niya, ayan. 300cc. No? 300cc. Pang-dusa. Parang ano siya? Parang gear oil din dun sa ano niya, no? Sa mga automatic natin na motor, mga gala, ganyan. Isang ganun siya, no? Tapos, yan, tapos na tayo dito sa ano natin, letras, ha? Yung tapunan ng langis niya, ay gear oil niya, tapos dito siya pinapasok, no? So, ang ating chariot ay mayroon siyang handbrake. Ayan yung handbrake niya. Ayan yung handbrake. No? Kapag hindi siya naka-brake, ayan siya. So kapag naka-handbrake tayo, ayan. Diba? Tutunog siya. So kailangan mo rin, kapag babalik mo sa dati, tatanggalin mo yung handbrake niya. Ayun. Diba? May handbrake na siya. Para sakali, i-stop ka. At least hindi siya kusang lalakad. So, mayroon na rin tayong high-end lock dito sa gilid niya. No? Sa may part na kick, no? Mayroon na siyang high-end lock. Ang high-end lock, ang ibig sabihin nito, kunwari, naka, ano ka, pahakyat, may karga ka. So, mag-low gear ka lang. Ayan. Low gear lang siya. Ayan yung ano niya. No? Pag marami kang karga, akyatan pa, so mag-low gear ka. Para umusad siya ng maayos. Ngayon, kung nasa tamang daan ka lang, pantay, maganda yung highway, so dito ka sa high. Para maganda yung kanyang hatak. No? Pang-depensa pa rin yun sa kanyang makina. Ang ating chariot pala ay chariot 175. No? Tapos, mayroon na rin siyang on and off. So, ang on and off naman na ito, huwag niyong kalimutan. Lagi kasi minsan, napapanood ko rin sa mga, lalo na sa mga gumagamit. Kung nakakalimutan nila to, start ng start. So, nakakalimutan nila yung on and off. Pag napindot mo kasi to, start mo, hindi inaandar. So, kailangan mong ibalik. So, marami na akong nakita, kahit sa mga vlogger nga na idol natin, na nangyayari sa kanila yon, no? Pero hindi naman ano yan kasi malalaman mo rin naman na naka-on and off siya. Katulad nung kay parehas na idol natin sila Jeff. Jeff ng Harabas. No? Naano na rin siya dito no? Sa on and off. Kahit si idol Jeff, Jaffer Sniper, nadali na rin siya sa on and off na to. So yun no. Kumbaga pinapaliwanag ko lang para at least kahit papano mayroon kayo konting malalaman. Yung chariot din natin ay mayroon na siyang ano tawag dito? Flasher. No? Kung nag-emergency ka, pwede kang gumamit ng flasher na dalawa, nasabay sila. Ito, sa ilalim niya, ng switch niya. Ayan. Sa may ilalim ng kusina, ito ang normal na flasher niya. Tapos, mayroon din siyang rim light, kapag umihingi ka ng daan o ginukuha yung daan mo, pwede mo siyang ilawan siya dito, no? Ayan. Tapos ang starter din niya, ito, yung starter niya. Mayroon din siyang starter. Tapos yung battery nito is malaki na, ang kanyang battery. Pero 12 volts pa rin siya, kahit na mas malaki siya dun sa mga 5L, 4L, mas malaki siya dun. Kaso hindi ko ma-try sa inyo yung sounds niya kasi nga dahil wala pa siyang gas, no? So, ito kasi automatic namin paandarin muna kapag mayroon nang bumili o mayroon nang kukuha kasi baka masira yung kanyang carburetor, no? So, ang kanyang flasher ay mayroon na ring relay na napakagandang tunog. Malakas ang tunog ng kanyang relay. Alam nila na lumiliko ka, no? Ayan. Tapos dalawa ang kanyang kusina na napakalakas din
ang busina niya. Para siyang sasakyan na, no? Napakalakas ng busina niya. Tapos ito ang kanyang body. Ayan. Yan ang ating chariot. So ito yung mga gamit niya, no? Mayroon siyang mirror. Kaso ang mirror niya, ayan. Ang mirror niya ay wala siyang ano, wala siyang tawag doon. Wiper, no? Wala siyang wiper katulad, hindi katulad dun sa Rusko na mayroon siyang wiper. Yung na-vlog ko na nung una, no? Yung kulay dilaw. Doon sa mga ano ko video ko mayroon doon, no? Ayan yung ating chariot, ayan yung ano niya. Tapos mayroon din siyang extra gulong sa ilalim, ayan. Tama pala, mayroon na akong nakalimutan, mga tol. Kapaliwanag ko rin pala sa inyo. Yung kanyang get oil dito, huwag na huwag ninyong kalimutan yung kanyang get oil, no? Dito siya, cross join niya sa may bandang likod. Dahil marami itong trabaho sa likuran niya, no? Napaka-importante yung kanyang likuran. Naglalaman naman siya ng dalawang gear oil, no? Doon sa mga scooter natin, di ba, mayroon siyang gear oil na maliit na nabibili. So mayroon tayo dyan, linalagay dalawa siya. So yung tanggalan naman niya ng gear oil, ito yung gitna ng tornilyo. Yan, nasa gitna, yan yung tanggalan. Tapos ito yung kanyang pasukan ng gear oil kapag linalagyan mo na, no? Mayroon din siyang lalagyan. O mayroon din siyang takip. Yan, mga tol. Napakaganda to, mga tol. Lalo na yung may business, no? Karamihan ang kumukuha nito yung may business na tubigan. Yan ang kanilang ginagamit. At kung baguhan yung inyong mga nagde-deliver o nagmamaneho at hindi pa nakapag-drive nito, mas maganda kung mapanood nyo to. At least may konti kayong kaalaman na makukuha. So napakaganda nito, mga tol. Anong lalo na kung ito ay yung ano nyo, may passenger na makukuha nyo. Kasi ito, mga tol, may bubong pa siya. So hindi namin siya linagay muna, hindi pa namin po nabuong. So mamisan, papakita ko rin sa inyo kung paano siya buuin, no? At makikita nyo rin kung paano yung itsura niya kapag nabuo. Doon sa dati kong vlog, mga tol, doon sa Fix Delta, ilang beses ko yun binlog na ipakita. So ngayon dito sa vlog kong bago na to na tol vlog, ipapakita ko rin ulit sa inyo, no? Sa ngayon hindi muna kasi ano siya, no? Wala pa siyang, wala pang may order. Pero minsan bubuuin ko rin, ipapakita ko sa inyo. So hindi ko pa ganong binablog kasi hindi ko pa talagang binubuo, eh. Minsan busy kasi dito sa harap, marami akong ginagawa. So ito, mga tol, pwedeng pampasyal. Mayroong passenger, pero ito yata wala siyang passenger. Oo, walang passenger to. Mayroong passenger kasi na ano to, tatlong klase siya. O, yung isa, wala siyang bubong na ganito, pero may mirror siya sa harap. Tapos yung isa naman, ganito, wala siyang passenger. Tapos yung isa naman, may passenger, may bubong, may mirror, no? Mayroon siyang ganito. Ayan ito, yung kanyang mirror. Yan. So ang ano pala nito, down payment niya is 10,000, no? Ang talagang compute na ano niya, 1 3 kasi siya, eh. Mayroong 112, mayroong 115. Automatic na 'yon. So 'yun, mga tol. Pinakita ko lang sa inyo. So paano? Mga tol, ayan yung chariot natin na 175. Ano, mga tol, paano? Hanggang dito na lang. At hanggang sa muli. At sana sa susunod na vlog ko, ipapakita ko ulit sa inyo yung pagbuo nito. So paano, mga tol? Hanggang dito na lang. Paalam.